Vanjo Merano po para sa panlasangpinoy.com. Kamusta na? Magluluto tayo ng laeng. Itong gagawin nating laeng ngayon ay isa sa mga pinakasimpleng version na makikita ninyo. At ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Gagamit tayo ng dried taro leaves o pinutuyong dahon ng gabi, ng coconut milk at coconut cream, pork, onion, red chili, ginger, at garlic. Gagamit din tayo dito ng bagoong. Umpisa na natin ang paggawa ng laeng. Makikita ninyo na nilagay ko na yung coconut milk sa isang cooking pot. Yung coconut cream o yung kakang gata, tinabi ko muna. Gagamitin natin yun mamaya pa. So nakikita nyo ngayon, purong coconut cream lang. Ihahalo na natin dito itong sibuyas, yung luya or ginger, pati na rin yung bawang. At isasabay na rin natin dito yung pork at yung bagoong o yung balaw. So pinapainit pa lang natin itong ating coconut milk sa oras na to. At ito yung bagoong. So ang ginagawa natin dito, pinapaghalo-halo lang natin lahat ng ingredients habang iniinit natin ito. At habang iniinit natin, pwede na natin itong haluin para nang sa ganun, magsama-sama sila. So, dahan-dahan lang, haluin natin. At aantayin lang natin na kumulo itong mixture na to. So, simpleng-simple guys ha, hindi tayo nag-isa at hindi rin tayo gumamit ng cooking oil. So, hintayin lang natin hanggang sa kumulo itong mixture. Mapapansin ninyo, unti-unti nang kumukulo yung mixture. Hahalu-haluin lang natin ito. Nang sa ganun, hindi dumikit yung mga ingredients natin dito sa pot. At kapag tuluyan ng kumulo itong mixture, tatakpan muna natin ito at isi-simmer lang natin o hihinaan natin yung apoy. Nang sa ganun, maluto yung pork at yung iba pang mga ingredients na nandito. After nating masimmer, pwede na nating ilagay yung pinutuyong dahon ng gabi. Pero habang sinisimmer natin guys, kung sakaling tingin niyo na dumidikit na yung pork at yung ibang ingredients sa pan, huwag kayong mag-atubili na unti-unti itong stir o haluin. Nung sa ganun, hindi dumikit yung mga ingredients sa pan. So ilalagay na natin ngayon yung dahon ng gabi. So ang gamit ko dito, ito yung dahon ng gabi. Since trusted ko na itong brand na ginagamit ko, hindi ko na hinuhugasan ito dahil alam kong malinis. Nasa sa inyo kung gusto ninyong hugasan to. Hindi ko hinuhugasan yung dahon ng gabi nung sa ganun, mas marami itong ma-absorb na coconut milk para mas maging malasa. So, ang catch dito sa ginagawa natin guys, no, ilalagay natin itong dahon ng gabi. Pero, papabayaan lang natin ito dito. Unti-unti itong lulubog maya-maya habang nag-absorb ng coconut milk. So, hindi natin ito hahaluin. Pwede natin itong dahan-dahang itulak lang pababa. At papabayaan lang natin itong maluto ng ganito hanggang sa ma-absorb na ng dahon yung liquid o yung mixture na niluto natin kanina. And again guys, huwag muna natin itong haluin. Makarang ilang minuto, haluin lang natin to para masigurado lang natin na tamang-tama yung pagkakadistribute nitong coconut milk mixture natin. Kailangan nating haluin din ito nang sa ganun, hindi rin dumikit yung mga ingredients natin dito sa ilalim ng pan. Konting halo lang yung kailangan nating gawin. At once na nasigurado na natin na na-distribute na evenly yung ating mixture, lulutuin lang natin to ng ilang minuto pa. At maya-maya, lalagyan na natin to ng coconut cream o ng kakang gata, pati na rin ng sili kapag na-absorb na ng dahon ng gabi yung lahat ng coconut milk na meron tayo dito.
Makara nating iluto pa ito at maabsorb na ng dahon ng gabi yung lahat ng coconut milk mixture. Pwede na nating ilagay dito yung coconut cream o yung kakanggata. At isasabay na rin natin dito yung ating red chili para pampaanghang. Ngayon yung red chili depende to sa tolerance ninyo. Kung mahilig talaga kayo sa maanghang, pwede ninyong damihan ito. So nasa sa inyo kung gano'ng karami yung ilalagay ninyong red chili. Or kung lalagyan nyo ba ito talaga o hindi. Kung hindi kayo mahilig sa maanghang, okay lang naman kasi na wala kayong ilagay na red chili dito. So hahaluin lang natin ito dahan-dahan. At lulutuin lang natin ito ng ilang minuto pa. Papabayaan lang natin na mahalo mabuti itong kakanggata o yung coconut cream dito sa ating mixture. Pagkatapos nating maluto pa ito ng ilang minuto, ililipat na natin ito sa isang serving plate at isa-serve na natin. Pagkatapos nating malipat sa isang serving bowl, ito na yung magiging itsura ng ating laing. Para sa exact measurements ng mga ingredients na ginamit natin para sa recipe na ito, at para na rin makita ninyo yung iba't ibang mga recipes na magugustuhan ninyo, bisita lang kayo sa ating blog, panlasangpinoy.com. At sana, kapag nagustuhan nyo itong ating video, mag-subscribe lang po kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito na ang ating Laing Recipe.